What's up mga crypto? Hindi bago ba kayo sa buho ko? Hindi, teka lang ha. Pwede na yan. Okay guys, in today's video ipapakita ko ang aking technique. 80% chance of winning dito sa circle. Okay guys, so nandito na tayo sa old games at nandito yung circle. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna. Ito kasi ay aking bagong gawang account. So punta tayo sa staking para may ipakita ko kung ilan yung aking nadagdag sa BFG ng ilang araw. 4 days or parang 5 days. Merong isang araw na hindi ako nakapag-grind. Kaya merong parehas lang dito. So ginawa ko siya is September 7. Tapos nung nag-8 na, ito na yung aking unang payout. So una ay 71. Tapos kinabukasan lampas 100. Almost 200 yung nadagdag. 222. Naging 222. 10. Naging 753. Tapos next day, ayun, ito. Nag-post kasi yan kaya medyo na busy. Tapos ayun, almost 500 BFG na dagdag sa akin the next day. So ayun, sa 4 to 5 days ng aking paglalaro, so almost ayun, 1,234 ang aking naging BFG dito sa aking bagong account. So ang aking pinang-bet dito is BNB at ako ay nanalo. Ipapakita ko sa inyo transaction history. Pakita ko lang yung withdrawal. So ito siya. Nag-withdraw ko ng 7, 8 at 9. So 0.2, 0.3, 0.6 na BNB. Tapos kanina, nag-withdraw lang ako para masakto lang yung $100 dito dahil ipapakita ko na nga sa inyo kung paano ang aking technique. So punta tayo dun sa game. So ito ang logic dyan guys. Itong circle na to is merong 54 blocks. Ito yung tinitigilan niya, 54 sila. So isang yellow, 10 green, 17 na red, at 26 na black. Apat na kulay na ang pwedeng pagtigilan at ito na ang aking pinakang technique. So black and red, pinagsama ko siya. 26 plus 7 equals 43. 54 over 43. So almost 80% ang chance na manalo tayo. So yung sa red at black, kukunin natin yung percentage na yun. Ibig sabihin, parehas natin siyang tatayaan. Ang bet amount na nilalagay ko dito ay tinatawag kong 7-11. So ito na, ipapakita ko sa inyo kung paano ang bet or ilan ang amount na nilalagay ko sa kulay red at kulay black. So sa red is 7, tapos sa black is 11. So sample lang to ha, kasi BNB yung ginamit ko nung nag-grind ako dito. Ipapaliwanag ko lang muna. So 7 at 11 equals 18 kapag ka pinag-plus natin siya. 18 ang ating total bet at dapat isa sa kanila ay tumama, red or black lang. So ito, sa black, 11 times 2, dahil yun ang ating multiplier, magiging 22 ang mapapanalunan. So 22 minus 18, dahil yun ang ating initial bet. So 4, for example, 4 USDT ang mapapanalunan ko dito. Tapos sa red naman, 7 times 3, dahil yun ang kanyang multiplier. 7 times 3 equals 21 minus yung bet natin, 18, equals 3. So kung tumama ay red, magkakaroon ako ng 3 USDT na gain. Sana ay nakuha nyo ang logic. High risk lang siya, tapos small gain, pero 80% yung chance na manalo. Kung ikaw ay mananalo ng sunod-sunod, syempre makakagain at makakagain ka. Ngayon ipapakita ko sa inyo, gawin lang natin tong 1.1 at saka 0.7. So parehas lang siya. Same lang siya ng logic. So parang 11 at 7 din yan. So ang initial na puhunan natin is $100 or 100 USDT at ayan, 1, 2, 3, 4 ang ating BFG. So bet tayo, papakita ko lang sample. Okay, nabawasan na 98 USDT na lang. Ruleta! Tignan natin kung mananalo. Okay! So ayun na! Dahil sa red siya tumama, nagkaroon tayo ng 0.3 USDT. So yun yung sinasabi ko kanina, kung sa black, 0.4 ang magigain sana natin, tapos sa red, yun, 0.3. Tapos sa BFG natin, yun, nadagdagan siya ng kaunti. Naging 76.76 something. Kung maalala niyo yung sinabi ko, higher the value ng bet, mas malaki yung ibibigay sa inyo na BFG. So kung matalo kayo, meron din naman yun. Ang maganda dito, dalawang tinatayaan natin, so isang win at isang lose na yun, dagdag BFG siya, sure. So yan, taya ulit tayo. So yung green dito is medyo nag-alternate. Obserbahan nyo na lang ha kung paano kayo tataya. Minsan ang ginagawa ko, nag-iintay muna ako ng green, ganyan marami.
Tapos tsaka ako tatayanan ng sunod-sunod. Pero pag natalo tayo, ang gagawin nyo lang is mag-i-increase kayo ng dalawa. Click nyo lang yung times 2 ng dalawa. 1, 2. Tapos yun ang susunod nyong bet. Ayan, nanalo ulit tayo. Yung sinasabi ko kanina, pero syempre hindi yun agad-agad na ibibet nyo kapag ka naglabas na yung green or kapag ka natalunan kayo, kailangan nyong mabawi agad. Dito sa larong to, kailangan nyo ng timing, control of emotion, at saka focus syempre. Ayan, so tama pa rin, red at black pa rin ang lalabas, taya tayo. Pwede kayong magdagya, ito yung gagawin nyo kapag ka natalo ng una, medyo lalaki lang yung bet nyo. Pero ayun, kapag ka tumama yun, ipapakita ko sa inyo mamaya pagka natalo tayo. Babalik lang ang inyong puhunan. So bet lang tayo, try lang natin ulit. Black at red pa lang ang nalabas. Tignan natin kung mananalo. Gitna ng gitna. So yun, ang BFG natin ngayon is 1, 2, 3, 5 na. So nadagdagan na siya ng almost 2.98 kasi. Kaya pa tayo ng isa. Papakita ko lang sa inyo kapag natalunan tayo. Pero ayun. Basta 101 na ito kanina. 102 na ata. Tingnan natin. Nanalo pa rin. 101 nga lang. Okay, so ngayon i-note natin ha. Tataya pa rin ako. Intayin natin hanggang sa matalo tayo. 101.9. So yun ang ating initial na puhunan na 101.9. Tumama pa rin. 102.3. So 0.4 yung nadagdag dahil black ang tumama. So isa pa. So 1,236 na ang ating BFG. So sa initial natin, nakadalawa na agad ako doon. Nakakailang bet pa lang tayo ha. Pero syempre, alam nyo na, bet your own risk pa rin. Lagi kong sinasabi. Tignan natin. Tumama pa rin tayo. So sa black, 4 ang nadagdag. So ito na ang initial natin ulit. 102.7. Dare-derecho ang black ko. So better yon kasi 4 ang dagdag sa atin. 0.4 dito sa ating bet. Kung 11 at 7 yan, 4 ang madadagdag, 4 USDT. Pero dahil yan, kailangan natin ng risk management, maliit lang ang ating bet. Ayun, 100, nakalimutan ko kung ilan na. Gagawin natin, magdadagdag tayo ng dalawa, pero palipasin muna natin ang isa. Kailangan chichempo din tayo dito eh, kasi kapag nag-green ulit yan, syempre mas masakit. Talo ulit tayo. Palipasin natin ang isang ikot, bago tayo mag-bet. Kailangan nyo lang obserbahan din to guys ha, kasi dati yun, nakita ko 4 na beses nagtama yung green na sunod-sunod. Tapos dito sa times 50 na to, yung dilaw, konti lang ang kanyang interval, parang 4 or 3, tumama na ulit siya. So ito, taya ulit natin. Tignan natin kung ilan ang madadagdag or mababawi ba natin yung 102 ata yung kanina eh. Tignan natin. Okay, 102. Bawi na siya, 102.1. Kanina point something mas mataas pa rin. Pero at least, tumama na ulit siya. Ang ating BFG ngayon is 1,239. So, 5 BFG na yung nadagdag sa atin. Oop! Ay, di umabot ulit. Ayan, hindi umabot. Ayun! Buti na lang. So green ang tumama ulit, pwede tayong mag-increase dito yan. Nagtaas ako ng isang times 2. Kapag lumabas ng green na ganyan, yan, minsan pwede kayong mag-risk. Tapos pag natalo ulit, di magdagdag kayo ng times 2. Ayan, tulad nyan, nanalo tayo. So balik lang ulit sa dating bet ako. So 1.1 at 0.7. So yun lang ang kanyang pinakang logic guys. Isa pa tayo. Kapag naman gusto nyong gain pa rin, pipindutin nyo ng 3 beses yung times 2. Kung gusto nyo yung next win, kapag natalunan kayo is magigain. Pero napaka-risky na nun. Ang suggestion ko is hanggang 2 lang. Tapos bawi-bawi na lang sa mga natalunan. So yun lang guys. Ayan, tumama ulit tayo. From 100 USDT, naging 103 na siya.
Tapos from 1, 2, 3, 4. So naka 6 game tayo ng BFG sa loob ng, yan, ilang minuto lang. Ayun. Green ulit ang tumama. So pwede tayong mag-grease niyan. So alam nyo na guys, risk management lang. Kapag tumama ulit yung green, so mag-i-increase ulit ako ng 2 from 2.2 at saka yan, 1.4. Para mabawi ko yung kasunod. Tignan natin. See? Panalo na siya. Munti ka na oh. Yun lang man guys, sana may natutunan kayo dito. Still, bet your own risk or be your. Disclaimer pa rin, syempre iba-iba tayo ng swerte. Basta yung sinabi ko kanina, control your emotions. Kailangan nyo ng timing at focus syempre. So let's grind, let's play to earn.